So ganito lang talaga ang buhay bilang empleyado at hardinero. So ayan, di ba mga kapaparts? Salamat naman, medyo maaga tayo nakauwi ngayon mga kapaparts. Samahan nyo ako, mag-harvest tayo ng upo. Kasi nakita ng asawa ko, may bunga na daw yung upo. Baka titigas daw yun. So harvest natin habang maliwanag pa. So ganito ang buhay ng empleyadong hardinero. So bukas mga 6:30 or 7 ako makauwi. Habang ngayon maliwanag pa, makita pa. So pwede pa tayo mag-harvest ng upo. So nandito na tayo sa aking backyard garden. Hahanapin natin yung upo. Aba, andyan pala oh. Meron, nakita nyo mga kapaparts, may bunga dyan. Pero ang puntahan talaga natin ngayon, ang bunga ng upo ay ayun. Nakita nyo ba? Ayan. Nakita nyo yan. So punta natin, kunin natin yun. Ganito lang talaga ang buhay pag may backyard garden tayo. Siyempre, pag may mga may itinatanim, may aanihin. Ayan, di ba? Ang laki-laki niya. O yan, mga kapaparts. Ang laki, haba oh. Di ba? Mahabang-haba. Ayan. So, kunin natin to ngayon para iluto bukas. So, thanks God kasi namumunga na pala yung mga kalabasa ko. At saka, mayroon pa doon, nakita ko. Ayan, nakita nyo ba yan? At saka yung mga pipino natin, may mga bunga pero iba ang bunga ngayon. Pabilog-bilog naman yung mga pipino. Ayan. So, thanks God kasi yung upo ay namumunga na rin. Kaya, it's time to cut. Harvest time, mga kapaparts. So, nasa kamay ko na talaga yung unang bunga ng upo. Mga kapaparts, ayan. So, sana mamunga pa sila para hindi na tayo magbili pa ng bunga. Di ko na alagaan itong mga ibang gulay ko kasi sa sobrang busy. So, ngayon nakauwi ako ng maaga kaya ito, mga kapaparts. I-turn over na natin to kay Commander. Ah, andito na ang kalabasa. Ang haba at saka may kalamungay pa oh. So, yan mga kapaparts. Kalabasa at kalamungay. So, ganito lang talaga ang buhay bilang empleyado at hardinero. So, ayan. Di ba mga kapaparts? Oh, si Commander. Shout out! Oh, shout out kay Mama. Oh, masaya-masaya siya. Dahil may kalabasa tayo. Upo. So, thank you mga kapapart. Thank you for viewing and God bless. Magpalit muna tayo ng uniform. Hindi pa ako nakapalit ng uniform. Nandito na tayo. So, thanks God. Bye-bye.